Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi, tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo, may tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos, ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Aleluya, aleluya. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di, nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napaiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.